Bakit tinawag na Boracay ang Boracay? Bakit? Kasi, di ba, ano siya, yung alon, yung alon ng Boracay, para siyang pag nandun na siya, humahampas na siya sa dulo ng sand, para siyang bulak. Oo, kaya para siyang bulak, eh, burak, hindi man burak, borak. Borak, sa language ng nila, borak ang bulak. Kaya naging borak, Boracay. Yun. Boracay. Yes, yun ang ano, according to the kwento, yun. O, diba? Or, yun, aside from cotton, ano daw, isa pang sinasabi nila, borak. Borak. Meaning, bubbles. Yan. Bula. Bubbles. Yung alon, di ba? Pag hampas sa sand, mabula siya. Kaya burak. Boracay. Kaya pala, Boracay na rin yung ano? Ano? Yung inulugan kat-kat. Kasi mabura. Ibang klaseng bora naman yun. Grabe. Galing naman yata yun sa kung saan sa ang households. Malaglagan si paglaba. Oo, di ba? Pero mas malinis na ngayon ang hinulugang taktak, yes, di ba? Yes, parang a few years back, siguro mga 2-3 years ago, nagpunta kami dyan. Ang ano na, it's being cleaned, it's being rehabilitated, pwede na kayong mag-swimming, pwede na kayong mag-overnight pa nga eh. Di ba? Sa hinulugang taktak. May ayusin pa yata doon para sa mga senior citizen yata. Ah, di very good. Kasi nga naman, ang ano pababa, ang hirap pababa kung senior, tama kung senior citizen ka. Okay, isa pang pinanggalingan, sabi nila, ng Boracay, ng salitang Boracay. Kasi nung panahon doon ng mga Kastila, sagay, ibig sabihin, shell. And boray, ibig sabihin, seeds. So, sagay plus boray, naging parang Boracay daw. Pero, yan yung mga pinagmulan ng mga ano, ng maaaring pinagmulan ng salitang Boracay. Kung saan pinasasaranan ni Pangulong Duterte. Dahil kasi, yung mga ano dyan, hoy, ayusin nyo naman kasi, hindi pa kami nakapunta ni Jurgen dyan, binabuhay na agad. Baka naman kailan pupunta na kami, sinara na, ako yan. Ano yung maganda, sarado na, tayo na lang talaga. Yun lang, bring your own baon, di ba? Pero alam nyo ba, maganda ang history ng Boracay. Nabasa ko siya, kaya lang, ayaw ko munang ikwento sa inyo kasi baka mamaya fake news siya. Gusto ko munang i-confirm. So, I will do some more research. Pero, ang Boracay before, ano siya, talagang puntahan niya ng mga mayayaman ng Visayas and Mindanao long before it was discovered. Ang mga nagpupunta sa Boracay, because Boracay is part of Panay Island eh. Hanggang ngayon naman. Tapos, parte, kung hindi ko nagkakamali, hindi, huwag na natin ikwento kung naparte siya ng whatever. Noon, kasi baka mali ako. Pero yun nga, yung Boracay, ang mga nagpupunta dyan, yung mga mayayaman lang. Kumbaga, ganito lang. In millennial terms, ganito lang. Ang mga nagpupunta sa Boracay noon, yung mga richy-richy. So here in Manila, para mo nang sinabing, yan ang Palace Pool Club nila. Ganon, 'di ba? Yan yung pool club nila doon, yung mga mayayaman. Tapos yun nga, may mag-asawang mayaman na tinaniman ang tinaniman ng kung ano-ano yung island hanggang sa umusbong na nga ang mga coconut trees and yung mga tabako, yan ganyan. Pero tsaka ako na yan ikikwento sa inyo. Teaser lang yan. Or kung naa-attack na talaga kayo, i-research nyo kung ano yung history ng Boracay and who are these two people, itong couple na to, na nagpaganda lalo ng Boracay. Kasi dati, it was all just white, fine sand and a beautiful beach. But, nung dumating tong couple na to, talagang pinaganda nila. Actually, may love story pa nga. Medyo heartbreaking yung love story nila kasi isa sa kanila namatay. Meron akong spoiler alert for you guys. Isa sa kanila na thanks ng maaga.
Grabe. Mukhas ko na nakikikwento. May utang ako sa inyo. Si Annabelle Ekong, good morning. Sikat pa rin naman, Sharon at Gabby hanggang ngayon. Why not? Kaagaw ngayon ni Emma at Georgina si Sharon. Why not? Ano to sa Channel 7, sa kabilang channel? Si Emma at si Georgina. Yung ano yung soap nila. Si Arwin Magbantay, good morning. Nung bata pa ako, sikat... Kailan lang to, ah? Kim Chu and Gerald Anderson. Ako, starstruck and PBB fever ang mga panahon na yon. Correct. Si Estrada Caluso, Rice, Noontime Dirty Dancing, Love Team, ni Smokey Manaloto at ni Angelette Abayan. Why not? Si Ron Sanig, Jericho Rosales at Christine Hermosa. Why not? Bakit mo lang sumasagot ng John Lloyd Bea? Ibig mo sabihin, hindi pa naman ang kabataan niyo yun, si John Lloyd Bea. Diba? So may sumisigaw si Vina Morales sa background, pangako sa'yo! Ganon, diba? Ay, hindi pala, Christine Jericho pala yun. Yung pangako sa'yo. Diba? Diba? Christine Jericho yun eh. Nakahiga si Christine Hermosa pagkatapos andito na yung mukha ni Jericho Rosales. Pagkatapos sisigaw na si Dina Morales, pangako sa'yo! Ganon, diba? Yun eh. Eh kung live lang parating si, ano, kinakanta ni Dina yun, malamang isa sa mga moment na yun, may isang nagugulat sa kanila, diba? Nakakaloka. Ay, nako. Bakit wala rin sumagot ng ano? Ng tawag dito, Vina Binoy. Diba? Vina Binoy, wala bang sasagot? O, diba? Teka, sandali. Ano ba to? Naglolo ko yung ano. Huwag kang mag-quiet mode. Kailangan nating basahin ang comments. Ayaw niya. Nakakaloka. Teka, dito tayo manilip sa iba. Paon naman ang Facebook? Ah, alam ko na kung bakit siya mabagal. Kung ano ka ba? Kung kani-kanino kang internet kumukonek, ayoko nga dyan kumunik eh. Kinausap yung telepono. Huwag ka dyan kumukonek. Mabagal dyan. Ayoko nang mabagal. Ayoko na mabagals. Okay, wait. Ayan. Ito na. Ayun, no? Okay. Good morning kay Dodds Rosos. Happy Balentong daw. Rayson Chago, good morning. Happy Valentine's Day. Ganun na rin kay Jade Lawrence Kingdom. Yung nakipaghaligan siya. Di ba siya yun? Desiree Ornais Villanueva, good morning. Gabby and Janice, sila pong favorite love team ko. Kilig-kilig po ako, lalo na si Gabby. Sobrang gwapo po niya nung kabataan niya. Hanggang ngayon naman, pogi pa rin ni Gabby, di ba? Oo. Pag nakita niyo ng up close and personal si Gabby Concepcion, ang ganda ng mata niya. Brown na brown. Ang ganda. At saka ano talaga, mamink-mink ang ano, ang skin niya. Rosy cheeks talaga siya. Hindi na kailangan mag-makeup. Sobrang rosy cheeks ng lolo, no? Edita Brondiel Camacho, Sharon and Gabby, David Luis Espejo Dumaging, good morning. Ganda na yung kay Rene Palacios. Si Basha daw, tsaka si Popo yung favorite niya. Si Tita Del Moral, happy Valentine's Day, Gabby and Sharon, Nestor and Mida. Why not? Hoy, good morning! Kay Sir Tambi! Kamusta na kayo dyan, ha? Sa kampo. And Robbie Marzan and Ninaro Tano. Luz Biminga Ferrer, favorite love team ko, William Martinez at Maricel Soriano nung dekado 80. Good morning. From Tunis. It's too cold here. Talaga? Ay, nako. Magbalabal ka ng bonggang-bongga. LB Kumaling, pabati po sa Kumaling family, relatives, and friends. Good morning po sa inyo. Okay, meron pa ba tayo? Ayan, meron pa tayong 5 minutes. Masadahan natin yung mga bonggang-bonggang comments. Naalala nyo pa ba? Ah, mga sikat na artistang love team. Noong bata ka pa. Yan, tina natin tuloy mga edad nyo. Sabi ni Rock Serrano, Drew and Ia ng GMA. Why not? Yan, katuluyan sila. May baby na sila ngayon. Sabi ni Gia Ninalag Navarro, E. Quentin, John Lloyd Bea, at si Marjo. Sino yung Marjo?
Sorry, paki ano. Ano yung Marjo? Nagsi-senior moments na ako. Ano yung Marjo? Oo. Sila lang kasi ang nagpapakilig sa amin tuwing prime time dati. Marvin Jolina! Marjo! Winnie Caparanga, Marvin Jolina, Stephanie Mori, Stefano Mori, at si Camille Prats. Why not? Rico and Claudine. Tapos sa GMA naman, si Antoinette Tos at si Dinggong Dantes. Oo nga, anak ka rin Nina. Diba? Sunshine and Polo. Tapos si Kim at si Dino Guevara. Sobrang kinakikiligan ko talaga sila. Sabi ni Maria Carmen, 80s apat lang sikat noon. Si Don Donacar at si Lala Honor. And then, sila Tina, Manilyn, and Cheryl. Ayan, triplets. O kaya lang hindi po love team si Manilyn, Cheryl, at Tina. galing lang nila kumanta. And I'm a frustrated singer. Si Angel Tidalgo, Taray Enteroy, si Maricel Soriano, ayan, tsaka si William Martinez. Si Kyle Cassandra, mga Regal Babies. Yung favorite niyang love team. Ito panalo, si Eds Ailerios. Parang binunyag na rin niya yung edad niya. Eddie Garcia and Gloria Romero. Si Paul Tapal, Rene Requiestas at Chris Aquino daw. Kamusta naman si Pido Didang? Ha? Di ba sila naging mag-love team? Are you sure? Sa mga black and white movies? Kontrabida. Laging kontrabida. Oo, kung kani-kanino siya nagiging kontrabida. Kahit kay Susan Roses yata at saka kay FPJ, naging kontrabida na siya, no? Diba? Pero mali mo naman, mag-search din tayo. Baka nga mamaya mali tayo, diba? Makasigat na si Armando Guerra at saka Tessie Quintana. Ayaw naman, grabe. Ito yung mga pelikula nung Golden Age of Cinema, kahit na black and white siya, makikita mo, ang titisoy talaga ng mga artista nun eh, no? No? Oo, di ba? Kaya lang sana mas magkaroon tayo ng marami ring mga artista ngayon na Pinoy looking. Siguro sabihin niya, ano na ba itsura ng Pinoy? Talaga namang halo-halo tayo. Sana mas marami akong makitang morena on TV, di ba? And sana dumating yung panahon na hindi na it wouldn't really matter how good you look, but what really matters is how good you are in acting. Malapit kong Leopoldo Salcedo. Ay, grabe yun. Isa pa yun. Si Leopoldo Salcedo, no? At saka si mga kasabayan nila Nida Blanca, sila Rogelio de la Rosa. Diba? No? Grabe. Yung mga napapanood ko yan sa piling-piling-piling pelikula at saka sa Pagita Pictures Presents. No? Ha? Junior is Susan Roses. Why not? Sabi yan ni Emanuelito Meroy. Si Edwin Gatchalian, naalala ko love team, bata pa ako, Winnie Santos at Don Donacar. Wow! Natuwa at pinilig ako noon sa movie nilang Piliang Eng, Naputol. Oh. Anyways, paano na tayo? Susunod na po, Horley and Lila, already?